Controversial pa rin po ang nag-i-election sa Antipolo at kinu-question daw ng ilan ang resulta kung saan nanalo si outgoing Rizal Governor June Ynares bilang alkalde ng Lungsod. Ayon po kasi sa mga taga-suporta ng kanyang katunggaling si incumbent Mayor Nilo Leyble, nagkaroon daw po ng dayaan. At narito po si Mayor-elect June Ynares para sagutin yung mga isyong yan. Mayor-elect Ynares, good morning po. Congratulations. Salamat, Igan. At good morning din sa ating mga televiewers and of course sa iyo, Igan. Okay, yung mga yung suporta ni Mayor Leyble, di ba, nagtipon-tipon, mga may issue sila about vote buying at kung ano-anong akusasyon. Ano masasabi mo doon na ikaw yung naproklamang nanalo doon? Sa kabila nito mga isyong ito, haharapin nyo ba yan? Well, Igan, una, nice kong muna magpasalamat sa ating mga supporters, no, sa ating mga kababayan na tumangkilik at sumuporta sa ating pinaglaban. At dahil po sa kanila, ay nakamit po natin ang ating tagumpay. Oo. At kasama po sa isang electoral process, ang paghahayag ng mga sentimento ng mga hindi pinalad po, no? Mm-hmm. At nakakalungkot po dahil dito sa ating bansa, tuwing election po, talagang may mga natalo na hindi po matanggap ang kanilang sinapit. Ngunit ako po'y nananawagan na sana gawin po nilang mapayapa ang kanilang pagkilos. Nung sa gayon, kasi po, Igan, ang Antipolo po nakilala sa aming lalawigan bilang isang bayan na pinakamataas ang insidente ng krimen. Mm-hmm. Kaya sana po ang ating pagkilos ay maging mapayapa. Nung sa gayon, hindi na po madagdagan yung ating insidente ng krimen sa Antipolo. Okay, pinaimbisigaw mo ba yung reklamo ng ilang poll watcher daw nung katunggali mo na hindi pinapasok sa mga polling center para magbantay ng boto? Ano ba, kumpirmado ba yung mga ganong report? Well, may mga reports na gano'n. Miski ang mga watchers po namin, hindi rin nakapasok. O, meron din sa part ninyo. Meron din po. At yun, iniimbisigahan po ng aming mga lawyers. At yung ginawang bilangan po sa Coliseum, talagang nagigpit po ang COMELEC na miski kami po, hindi rin po pinapasok. Until nagkaroon na po ng desisyon kung sino po ang nanalo at pinatawag po kami for the proclamation. Okay, so ikaw na ang uupo sa tatlong taon na alkalde ng Antipolo. Ano mga reforma doon sa mga nanonood dating taga-Antipolo ang ika nga ipatutupad sa ilalim ng iyong administrasyon? Well, una, Igan, nung tayo'y nangampanya, ang sinabi ko po sa kanila, yung mga pinangakong napako ng kasalukuyang administrasyon ay tayo po ang magtutupad. Okay. Magpapatupad. Tulad ng yung pinangako po nilang ospital, wala pa ba? Natapos po ang kanilang termino, 5 taon po sa serbisyo, hindi po natupad ang kanilang pinangakong ospital. Okay. At tayo po, bilang isang manggagamot, natural po yan po ang ating prioridad. At hindi lang po dahil tayo manggagamot. Base po sa datos ng DOH at DSWD, ang Antipolo po ang may pinakamataas na antas ng malnutrisyon sa buong lalawigan. At pag lumabas po tayo ng lalawigan na Rizal, pumunta po tayo sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal. Ang Antipolo po ang may pangalawang pinakamataas na antas sa malnutrisyon. Mm-hmm. So talagang kailangan po natin tutukan ang kalusugan po. Ba't nagkaganon eh? Antipolo ang pinakamalaki ang kita. Malaki pa sa kita ng buong Rizal. Tama po yun. Ba't napabayaan naman yung kalusugan? May pera. Baka nakaligtaan lang po siguro. O, ipagpatuloy mo. Babantayan ka namin. Okay, pasalamatan mo na. Ay, sabagay, napasalamatan mo na. Congratulations. Salamat. At good luck, Manila. Antipolo City Mayor-elect June Ynares. Samantala, pumayag na magpa-interview sa telepono si Mayor Nilo Leyble. Pero ngayon po, hindi pa rin namin siya makontak sa mga oras na ito.